Hey guys, have a good day and welcome to this ganap. Ayan, for today's video, ito na. Picture-picture mga person para na sila souvenir bago mag-adventure going to Hinabian Beach. Ayan, the passengers and the captain are getting ready. And since we are all set, and then, let's go! So here we go, welcome to Island Hopping Adventure. So going to Hinabian Beach, so it takes 45 minutes to be exact. Ayan, based aking calculated, no, while nag-traveled ni Ani papunta dito sa Hinabian Beach. So ayan, grabe kalinaw talaga ang tubig, very clear and blue-blue gid na siya. And by the way, this is our captain of the day, si Uncle Victor at my back. So si Uncle din ay pinaka patsyada og entry di ana, kay kung di tungod ni Angkol, di gid mi makaabot di ana sa Hinabian Beach. So sali gyud mi tanan ni Angkol, kay si Angkol di pinaka sweetik kayo mo drive di ana nga side, kay kani siya nga dalan papunta kasi to sa kanilang lugar. So alam ni Angkol kung saan talaga ang very safe na daanan. But this time action jud kabala ka ang inyong Disney Francis, kay you know dili ba siya kabalo mo lang way no niya, wala man day nakadala og life vest. So knowing di ko kabalo mo lang, dapat nagdala jud kog life vest nga, labi na jud na napadyog mi bata dala akong pag-umangkon. So dapat palang dala mi life vest duha ka buok no. Unya karon kay wala man mi nakadala. So sobrang namo ka excited, wa jud ko wala jud sa kuno-una nga magdala kog life vest. So ito na, gikulbaan na jud bayo ang Disney Princess ninyo guys, kay unsaon na lagmalunod di ba. And doing kani siya nga karagatan guys is malapit to siya sa Pacific Ocean. It means nasa ano tayo, nasa gitna na tayo ng karagatan na napakalalim at maalo na dagat, yan ang ibig sabihin dyan. So kung alam niyo ang Siargao is the number one surfing of the Philippines, kasi nga andun ang pinaka maganda nga amazing waves na pwede kang magsurf. So from Cagayan to Siargao Island, it takes 2 hours ang pagbiyahe since dun kami galing Cagayan municipality going to Cagayan Park going to Hinabian Beach. So yung aking mga kasama, yung children, yun kayo na sila, wa dyan na sila kulba eh, compare sa ako ah. Yeah, medyo nag-swing na madayo na oh, ang kuan bangka. So kuya-kuyawan na rin ko dyan gamay, char. Pero ilum-ilum rin ko dyan kayo para disad ko mahalata ba nga ignorante ko o ganong biyahe daray sa dagat. Kaya tinud ignorante man dyan ko kayo, mahadlok lagi ta, kaya di bita kabalog lang we, char. Nya, ikinilaging kiat kayo tanong, gusto bitik adventure. Hala uban nga dyan, bahala nagmagka kulba-kulba ka diha sa balud kay lagan mangka. So deserve nimong makulbaan o di ba? So inana ginang entry sa inyong Disney Princess, so, kini ako ang mga assistant captain o chill kay na sila diha ano. Iganahan na gigi na sila nga nagbenduyan og ayo ang bangka o niya ako di kuyawan na jud ko niya. May kan ano, kamo na na-injure niya ako, nakuyawan ko dito sa likod o niya. Among kauban di ay si Sir Al, siya talaga ang nag-introduce namin dito sa Hinabian Beach. Hinabian Beach is one of the tourist spots in Cagayan and also from the Dinagat Island. So from Cagayan to Dinagat Island, marami po po talagang mga tourist spot dyan na hindi namin napupuntahan. So as you can see guys, yung white sun na nakikita ninyo, yan na po yung aming final destination. So papasok kami dyan. So this time, I'm so excited na talaga na makarating dito sa Hinabian Beach, Virgin Island. So as in, virgin of virgin. Virgin pa sa nagtanaw. Char! So in ana daw siya guys, kung virgin. So mayroon siyang electricity daw dito na may mga puste ng kuryente. Ayan, pero advisable guys, kapag pumunta kayo dito, magdala kayo ng tent kung gusto niyo na mag-overnight. Buffer or mga speaker para mayroon kayong tugtog, at syempre solar eclipse of the heart, ayan, para mayroon kayong ilaw, magdala kayo ng solar. Then food of course, tubig, kasi malayo yung tabang dito na tubig, so kailangan mo pang pumunta doon sa may dam para magbanlaw. So mas prefer ko magdala kayo ng tubig, ayan, para di kayo mabusan ng tubig. And then, yung ating mga assistant getting ready na, kasi padaong na yung bangka at pinatay na yung makina ni
Uncle Captain. So, ayan guys, on the right side, meron tayong mga classmates dyan ano, nagbo-boating din. So, sila yung pinaka-early birds talaga dyan na nag-picnic. Yung iba kasi araw-araw talaga pumupunta dyan, mag-picnic lang, manguha ng isda, maligo. Kasi nga, very fresh yung isla at napaka-tahimik. Kung gusto mo mapag-isa at magmuni-muni, ayan, punta ka lang dito guys, maligo ka lang at magdala ka ng baon. And everything na mga necessities na dapat mong dalhin pag nasa island place ka. Ayun. For only island hopping lang talaga sila guys. No, pwede kayong mag-picnic, magdala kayo ng mga tent. Ayan. And then, si Uncle, busy na kayo na si Uncle Leo. Diskarga sa amo ang mga baon. No? May baon kami mga tubig, pagkain, of course. Ayan, so it's a beautiful sightseeing yung mga paligid, mga mountains, green mountains, very fresh. Ayan, pag gusto mong isigaw lahat ng mga problema mo at ikaw ay broken hearted, isigaw mo lang dyan sa malalaking alon, char. So ayan ang mga kapaligiran guys, no? It's a full of tree. Ayan, so wala talaga silang mga cottages. So underdeveloped itong island na to guys. Soon sana mayroon na silang mga cottages at pwede na mag-overnight para naman mas ma-enjoy ng mga tourist spot na mag-stay dito ng matagal. So kitang-kitang evidensya, no? Very white sand talaga. Di jud siya malalis, very white sand ga jud. So puting-puti pa to sa imuhang kegels, char. So ayan na yung mga bata, oh, enjoy na enjoy silang maliligo sa tabi-tabi. Bahala ng mga pagtong, basta kayo maligo gadyan ta. Magsamantalang si Uncle bising-bisi kayo sa paghigot sa among bangka kay baka tangayin ng malakas na alon. Wala namin masakyan pag uli noon sa una lang dyan ang inyong Destiny Princess, char. So ayan na nga guys, so itatali talaga na mabuti ni Uncle yung aming bangka para hindi matangay ng malakalakas na alon. Since medyo patanghali na yung alon, pataas na ng pataas. Ayan, parang spaghetting pababa ng pababa at si alon na may pataas ng pataas. Charot! So, ito na nga guys. Finally, we're here. And ayan, na-enjoy ko talagang pagmasdan ang napakalinaw na dagat. Ayan, at pinagmasdan ko yung mga maliliit na isda na nagsilanguyan dyan sa baybayin. So yung mga bata, oh, as in, hindi sila natakot sa alon. Kung ako, takot na ako dyan sa ganyang kalakas na alon, takot na ako dyan. Kaya no way nga, di ba ito kabalong langoy, char, lagi, inanak din na, kaya tagabukid ba yan? Mabay dagat sa amo, so inanak dyan, mahadlok kita pag wala ito darig dagat unya, kusog ang balod. So kuya-kuyawan, yun lang yung Disney Princess, anak, char. So mora to guys, ang akong maingon sa inyo, basta i-promote yun ako ni nga Patsyada, kaya darin nga amazing view, Hinabian Beach. O, diba? So, napakatinaw ang ilang tubig dire lang. Medyo kayo magbabad dire tibok adlaw. O, pwede pa lang mag-overnight ka dire kung naay mga cottages na pwede ni mong ma-stayhan. Then, na magdalagdahang food. So, okay ka. Ayos siya, dyan. O, diba? Grabe ka tinaw sa tubig sa dagat. Tinaw pa siya sa imong gugmang gibahak. Char! So, inana gid siya guys. Maong wajud ko makaagwanta nga. Di gid magbaba darig tibok adlaw. Kay grabe gadyod ka tinaw. Kapatsyada gadyod sa tubig. So, mo to'y rason nga grabe yung pagka-sunburn sa inyong Disney Princess. Char! O, diba? So, ma-enjoy ganyan mo pag-ayo ang isla as in. So, bangan nyo guys yung aming next na adventure. May kadugtong pa po ang itong ating video guys. Sobrang haba na kaya kailangan natin i-cut. And see you on my next video guys. At syempre ito, mag-enjoy muna kayong manood sa aming mga beautiful sceneries dito sa aming video.